Naiproklama na rin ang ilang mga nanalo sa mga lokal na posisyon sa lalawigan ng Davao de Oro, kabilang ang isang pare na nanalong alkalde sa bayan ng Mabini. May ulat si Michael Uy ng PIA Davao Region. Dalawang araw pagkatapos ng pagboboto, na iproklama na ng Commission on Elections ang mga nawagi sa mga lokal na posisyon sa probinsya ng Davao de Oro. Sa boto na 226,731, nanalo ang dating Court of Appeals Associate Justice na si Dorothy Gonzaga ng Partido para sa Demokratikong Reforma bilang gobernador ng probinsya. Panalo naman ang anak na dating gobernador at ngayoy gobernador ng probinsya na si J.V. Tyrone Uy ng hugpong ng pagbabago sa posisyong vice gobernador. Sa unang distrito, nagbabalik naman bilang representante ang ngayoy vice gobernador na si Maricar Zamora. Nagwagi din ang asawa ng nanalong gobernador na si Ruel Peter Gonzaga bilang representante ng ikalawang distrito para sa kanyang ikatatlong termino. That is no problem at all. Alam naman natin, syempre, election to. So, after a while, if we have the same goal, why can't we be supportive of each other's goals also? At the end of the day, hindi naman ito para sa amin, para naman ito sa lahat ng tao. Hiling lang ng nanalong vice gobernador na si kasalukuyang gobernador Uy na hindi sana titignan ng susunod na administrasyon ang kulay ng boto nila sa eleksyon para sa makakakuha ng programa ng gobyerno. Hopefully, the next administration will take care of all the people, not only sa kanilang mga supporters, kundi lahat, no, na walang pili at bibigyan lahat ng equal opportunities. Yan lang po ang piling natin, na magkaisa tayo lahat. Pinasalamatan ni Commission on Election 11 Regional Director Attorney Michael Abbas ang iba't ibang sektor, pati na ang mga kandidato na nakipagtulungan para maisakatuparan ang malaya at maayos sa eleksyon sa Rio ng Davao. Maliban sa ilang mga teknikal na problema na agad-agad namang naresolba, walang malaking problema sa eleksyon sa Rio ng Davao. Expecting a high turnout. Siguro lalampas tayo ng 80 as compared to previous elections. Kung pa yan, ano? May pandemic pa yan. So we have observed na yung mga tao talaga gustong lumabas at iboto yung gusto nilang iboto. And that's good for our democracy. Ayon kay Abbas, mabilis silang nakapagproklama ng mga nanalong kandidato ngayong taon kumpara sa mga nakaraang eleksyon. Para sa Hatol ng Bayan 2022, Michael Uy ng PIA Davao de Oro.